Hello guys, what's up? Andito na naman si Vista Clean LP OFW Adventures. Ayan, pasensya na po kayo guys. Ngayon lang po ako nakapag sit-in video because of something. Joke. Hindi guys, may pinag-aralan lang ako. Nag-focus ako doon sa pinag-aralan ko kaya medyo late ako nakapag upload ng mga panibagong videos. Ayan. So, ngayon guys, kumusta na kayong lahat? Ayan, I hope nasa mabuti kayong kalagayan lahat. Ayan po guys, sa aking mga subscribers, hello sa inyong lahat. Ayan, shout out po sa ating lahat dyan. Ayan. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, Vista Clean LP OFW Adventures. Ayan guys, huwag niyo pong kalimutan, i-click po ang subscribe button. Ayan. Like and share guys, leave a comment at huwag niyo po din kalimutan na i-click po yung bell tsaka piliin niyo po yung ring all para po mag-notify kayo every time na may bago akong upload videos. Ayan. So ngayon guys, ipapakita ko sa inyo kung paano magluto ng isang dish dito sa Taiwan. So, ang isa sa mga paborito nila guys is isda. Ayan, bukod sa gulay, mahilig talaga sila sa gulay guys, isda din. Tapos, ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano mag steam ng fish. Madali lang naman guys, hindi naman dito masyadong maarte yung aking mga amo. So, very easy lang po ang kanilang way ng cooking. Ayan, hindi katulad sa Pilipinas na marami tayong mga ricados. Ayan, may bawang, may sibuyas, may kung ano-ano pang mga ingredients, di ba? Pero dito guys, sa Taiwan, ang pinaka main ingredients nila dito is yung bawang. Ayan, tapos luya. Ayan, kaya ganyan, bihira lang. Yung sibuyas kasi nila dito guys is isa na siyang gulay. Ayan, so ngayon guys, sana po makapag bigay ako ng kunting kaalaman sa pagluluto ng isa sa mga dish dito sa Taiwan, mga Taiwanese people. Ayan, so tara! Ayan guys, bali nagawa ko na yung anong tawag nito, yung step kung paano aayusin, syempre kung paano i-prepare. Siyempre, linisan nyo muna yung isda. Ayan. Tinanggalan ko ng mga palikpik guys, yung buntot. Ayan. Ganyan maglinis ng isda dito sa Taiwan. Dapat talagang i-check nyo maigi kung wala na ba siyang kaliskis. Kasi ayaw nila ng ganun. Tapos yung mga palikpik guys, ayan. Yung mga ganito, mga palikpik, tapos yung buntot. Dapat guys, ikakat nyo yan. Every tapos sa mga side. Ayan. Kailangan wala yan. Kailangan malinis. Ayan. Tapos sa loob guys, yung mga bituka. Ayan. Mga lamang loob. Dapat malinis talaga yan guys. Kasi maselan sila pagdating sa mga ganyan. Tapos, ayan. Steam lang yan guys. Ang ginawa ko, hinugasan ko muna yung isda. Hindi ko na pinakita sa inyo kasi napaka-easing step lang naman yun. Ayan. So, piniprepare ko na siya lahat. Ayan. Naggayak ako ng bawang. Ayan, bawang guys, at saka luya. Ayan, ang luya guys is in-slice ko siya ng ganyan, ng strip na ganyan. Ayan, manipis na strip. Ayan, tapos nilagyan ko yung loob, bawang at saka luya, pati sa ilalim. Nilagyan ko yan bago ko nilagay yung isda. Tapos nilagay ko yung isda, nilagay ko yung ibang bawang at saka luya. Ayan, tapos pagkatapos na guys, nilagyan ko ng kunting tuyo. Ayan. As you can see, hindi siya masyadong maitim. Ayan. Kunting tuyo lang yan guys. At saka, hindi pala sila dito guys gumagamit ng suka. Ang ginagamit nila dito is rice wine. Ayan. Rice wine guys. Mabango siya na pag kumukulo na, hindi katulad ng suka na pag kumukulo is maano sa ilong. Ano bang tawag nito? Naaamoy natin yung suka na maano sa ilong ba. Pero ang kanila dito guys is mabango yung rice wine. Ganyan ang mga Taiwanese people guys. Hindi sila gumagamit ng suka kasi ayaw nila ng maasim. Ayan, ayaw nila ng ganyan yung maasim. So rice wine ang kanilang ginagamit. Ayan, so healthy naman yun guys. Kasi hindi katulad ng suka na napaka-asim. So ayan na nga guys, ready na siya for steam. So ilalagay na natin siya sa tingko.
Tsaka pala guys, gumagamit sila ng parang rice cooker dito. Ayan, rice cooker. Nilalagyan lang yan ng tubig. Ayan, nilalagyan lang yan ng tubig. Tapos, patungan. Ayan, tapos i-on. Tapos, ayan, saksak. Maganda siya to guys kasi bukod doon sa, di ba sa Pilipinas, gumagamit tayo ng pampalambot. Dito guys, ito, mabilis to makapagpalambot ng mga karne. Ayan, so ilagay natin lang yan dyan. Lagyan lang natin ng katamtamang tubig. Ayan. Tapos i-on. Ayan, pag alam natin na okay na guys, wala na yung tubig, tapos na siya. Kasi umaangat yan. Parang rice cooker lang din. Ayan, dalawa yan guys. Ang gamit nito is initan namin ng halimbawa preheat. Preheat na mga food. Yung mga tira-tirang mga pagkain. Ayan, pag gustong initin. Ayan. At saka pag magpalambot kami ng karne, ayan, ito yung ginagamit. Karne or di kaya mga halimbawa mga patatas, ganyan, mga squash, kalabasa, ganyan. Ginagamit namin to guys. Ayan, so maganda to. Kaya lang medyo may kamahalan. Kaya ewan ko kung makapagpadala ako nito sa Pilipinas. Ayan, maganda to gamitin sa Pilipinas kasi lalo ang mga Pinoy is mahilig talaga sa party-party, sa mga luto-luto, ayan, sa mga food. Ayan. So, ready na guys yung ating steamed fish. Ayan. So, mamaya, antayin na lang natin yan na maluto. Ayan, ipapakita ko sa inyo mamaya kung ano ang result. Ayan, thank you so much you guys for watching. Ayan, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. Pista Clinel VOFW and Big Chores. Ayan, thank you so much guys. Malaking tulong po sa akin yung iyong subscriptions. Ayan, thank you so much guys. Huwag niyo pong kalimutan mag-leave ng comment. Ayan, para ma-shoutout ko kayo for my next video. Ayan, thank you so much guys. Ito guys, ayan na, umangat na siya. Ayan, buksan na natin. Ayan na siya. Look at guys. Ayan. Kaya kunti lang yung rice wine na nilagay ko. Kasi nag-ano siya eh. Nag-ano siya ng water. Ayan. So, that's it. Ang sarap. Ayan, steamed fish. Simple guys. Ayan. Tsaka ito naman guys is patula ng may itlog. Ayan, ginisa ko lang ng bawang yung patula. Tapos pagkulo, nilagyan ko kunting tubig. Tsaka nilagyan ko ng itlog. Yan lang guys. Ayan. Patula. Ayan, napakasimple lang yung luto nila guys. Ayan. Only bawang. Ayan. Luto na yan guys, okay na yan. Asin lang yan, konting asin.